Roger Pick. Ang hirap mag-Roger sa ganito, Min. Arlot. Akay. Mino. Minotaur. Pag lumapit ka, yari ka. Tapos si Saji, pwede pang maging Edith. Kailangan mo magpaka-Superman dito, Super Marco. Okay. I think, at the same time, wala din masyadong choice eh. Okay. Icha-channel na ba ni Super Marco ang pagiging Superman, ang pagiging Super Saiyan, ang pagiging Season MVP? Tatapusin na ba ng Liquid Echo? Pero kakayanin pa ba ng Falcons AP Bren? Mapakayat na sitwasyon, masasabi ko. Pero ang maganda dito is meron silang combination ng damage. Alam natin, Farsa plus Roger, napakakati niyan. Kaya nga lang, ma-execute ba nila? That's the thing. You know? Magandang idea dito mula doon sa side ng Team Liquid Echo na gumuha ng kanilang Akai. Pang-reset ng mga teamfights. Welcome to and Mobile syempre, Legends! Ito na naman yung, nagawa na nila ito before, Min. Uh-huh. More stunts equals more chances of winning. Ganun talaga, basic MOBA knowledge. Basic MOBA knowledge. Pag sobrang tagal mong hawak yung teamfight din kasi, mas madidikta mo kung ano yung gusto mong outcome. Is this the final game? Ating pakinggan ang cheer ng Hive. Ito na yung oras para talaga magsanib puwersa dahil kailangan ng suporta na kanilang favorite team. Pumupuso pa ang Hive sa laban na to. Ayaw pa nilang umuwi. Traffic pa. Ayaw pa nilang maramdaman at maranasan ang rush hour. Unang minuto ng larong to. Echo this time ang nandito sa side ng blue. Kung kanina ay nasa bandang red sila, pero ang dami nilang lockdown. Wolf Chantel, handa sila dito sa Roger ni Super Marco. Alam nila, no choice din eh. Yung pagkaban dun sa Claude, alam na natin. Kaya na, feeling ko dapat Claude yung third pick para sa side ng Falcons AB Bren. Para hindi sila naipit na puwersa sila dito mag-Roger. Una sa lahat, merong Minotaur. So, stun, tsaka heal, ayaw agad ng Roger yan. Hirap pumasok, okay. May naipit agad. Dito sa may pader, makang first blood agad. Pero napakagandang counter! Okay. Nabaliktad pa nga si Sanford, mabibigyan na rin. Dadating pa si Pew. Si Sanji ngayon ang inahabol nilalaban sa dalawa. Makakatakas with a dash. Sa ilalim ng tore, siya ay buhay pa rin. Walang ult si Pew, pero yon ay isang teamfight na magiging masaya ka para sa Falcons AP Bren. With that, maganda ang lead na nakuha ni Flap DZ. Nakto, malapit na rin yung purple buff. Pwedeng kunin. Or, in this case, si Kyle, ang kanyang decision is go muna dun sa turtle. Better there strike for Pew, though. Ayun na ang unang turtle. Ah, okay. Sina-channel na ng Falcons AP Bren. Earlyhan na. Earlyhan mo na kasi. Yun na. Yun na. Ang kwento dito, Chantel, kumbaga sa trabaho. Grabe, Sanford. Early in ka dapat. Early in para early out. Kaya pala kinuha yung Farsa para ikaw ang early bird. Oo. The early bird catches the worm. Yan na. Yan ang kasabihan. So sinabi rin dito ni Wolf, huwag nang patagalin pa. Laban, gera na kagad. Kailangan, ayan! Ikaw talaga yung magse-set up ng play pero maka-counter doon. Cardizzi, mawawala ng buhay at si Owen pumipri-hit pa. Nandito si JB para sigipin ang kanyang mga kakampi. Dumating na rin si Sanford, mukhang mababaliktad pa. Pero patay na si Cardizzi. Ginamit ng final slash at netherage pa with a vengeance. Pero yun nga lang, merong gulong para kay Cardizzi. Aalis muna sila. At ito ang ine-expect ng karamihan. Yung balugbogan sa first 3 minutes. Walang amba-amba. Sapak agad. This is what Falcons AP Bren needs. Kasi kailangan hindi makahinga dito yung carry. Oo. At mapuwersa na si JP nagre-react dun sa kanyang mga teammates. Eventually, magkakaroon ng spike ng mga items dito yung Falcons with Kyle Tizzy na 1-1 and 3 sa ngayon. 4 out of the 4 parte siya nung laban. Yeah. Mauuna siya magkaroon ng first item. Yeah. Going back also doon sa nangyaring teamfight, nakita mo yung tapang ni Pew. Unfortunately, hindi lang tumama yung Curse of Grow kay Sanji. Then again, ito yung gusto nila eh. Kumbaga sa boxing, kung ialin tulad natin, gusto mo, round 1 pa lang, knockout na yung kalaban mo. Lahat ng mga pwede ibigay na suntok, isusuntok mo na. Isusuntok mo na, wala nang blessing. Oh, nice. Okay. Another satisfied client. Intense. Pati yung pagwagayway, no? Intense. Yung mga medyo sinisipat mo kung
sakto ba yung skill pero dahil medyo delikado. Ano muna? Okay, 5 seconds, 4 para sa Turtle. Paunahan mag-clear ulit ng mga wave, paunahan sa pwesto. Kompleto ang mga ultimates, kompleto din ang mga spells. Actually, hindi pala lahat, pero may dalawang naka-cooldown sa bawat kupunan na to. By the way, ginamit yung view kanyang Feather Airstrike kanina. At ito yata ang unang 5-man team fight para sa ating dalawang kupunan. Uy, babanatan ni Sanji si Pew, ninakaw, naging ibang si Pew. Okay, nakikita natin dito na si Sanji magiging target nila. Ginamit na rin yung Purify dito ng Farsa at yung Dragon nandito na rin. Okay. Tama counter lang sa mga players natin pero naitala sa ilalim ng Torre. Kaya naman mamamatay si Ogwen doon sa moment na yon. Napunish nila si Ogin. Tignan natin, Carlito ang maiwan. Dumedire-diretso pa rin sila habang doon sa may bandang Gedli, si Benny Cute at si Flap TZ ay nagkakitaan. Ginamit na yung Feather SX si Sanji. Kamotikan na naman at mababalik ng mga yata, pero wings by wings para umalis. Ang lala ng mga tusok dito ni Sanford. Tinatarget niya si Angelo. Tinatarget niya si Pew. Hindi makapwesto ng maayos si Pew. At makikita na nga natin dito, meron pang heavy spin para sa kanila. Si Caltizi naman ngayon makakakuha. Kinapit yung flicker tapos merong onward sana. Meron nga lang walang earth shatter. Habang si Sanford aalis with a vengeance. Oh! Oh! Kinamit pa yung purple buff. Makakaalis pa siya. Sanford with a shake and bake. Shaken and bacon. Si Sanford doesn't change the fact na nakakuha ng turtle dito yung Falcons AP Brain. Sabay kuha pa ng purple buff. Okay. Nananalo kayo ng Falcon Saber Prince early. Benny? Kamuti ka na doon sa may bandang itaas. Pero may heal from JP. At mapipigilan dito na itong players. Pero nga Super Marco na amuhin na niya bigla. JP, nyam, 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 nyam! Delicioso! Habang dito sa bottom lane. Oh, lumipat ng game si Pew. Lumipat ng game. Pero inaabangan dito ni Sanford at saka ni Sanji. Shopee delivery, Sanford delivery. Pero nga lang, makapatay pa rin dito si Pew. Pero may bawilan din naman. Nagkapalitan doon sa ibaba. One for one. Ito yung gustong laruan ng Falcons AP Bren. Mukhang maagang nagising ang mga bubuyog. Oo, nanggigigil na, nanggagalit. Ang ganda ng outplay doon ni Pew. At the same time, maganda yung play na, na survival para kay Super Marco. Tapos nakabigyan pa nila ng isang kill onto JP. Definitely what Super Marco needs in this stage of the game. Di naman siya lugi talaga dun sa carry at the top lane, pero maganda na nabibigyan siya ng extra. And now with the dominance eyes available para kay Flap, go time na talaga. Green light na para sa Falcon JP Brent. Green light, green flag, it's time. Gera kong gera, wala nang hintayan kahit cooldown yung skill mo. Basta nandyan ka, laban lang. At eto na yon, kumbaga in layman's term, online na sila. Oo. Kailangan nilang ilapas yung anghang nung sili. Oo. Oo, eto na yung mga Chili Man Sea Play. Dito sa may gitna. At talagang napakasakit na dito nung ibon. At si Cartesi mabibilitan na umalis. Hinahabol siya ngayon. Ginamit pa yung Earth Shatter at Petrify. Umikot, ikot lang. Pero hindi na makakatakas pa. At Falcon Safety Bren, naririnig na natin sila. Pinaikot, ikot at pinagulong-gulong. 2.7k, 2.8k lead para sa Falcons AB Bren at may kasama pang Turtle! Nag-clicker si Ogwen, pwedeng-pwedeng tumalon kung sakali. Nako, nakakuha pa ng Torre sa gitna. Ang dami nilang objectives na na-secure. Na parang galit na mga bubuyog. Panoorin natin ang instant replay na mga nangyayari sa Infinix replay. Nakita na, kailangan natin nung sili, nung pampairit. Ang ganda nung ginawa doon ni Ogwen na control doon si JP. No flicker, so di makakatakas. Pagkakuha nila kay Caltizi, na-block nila yung talon dapat, yung dash. So parang ngayon, na-control nila with the damage. No heal, no sustain dahil patay din yung Minotaur. At the same time, may ulti na nakakapit doon kay Caltizi nung mag-get para sa isang Akai. And they did have the damage. Ang maganda sa ginagawa ng Falcon AP Brain, nagagamit nila na ngayon si Super Marco even at the 8-minute mark. Oo, naaamoy niya agad eh. Kasi pwedeng ipang poke ni Pew eh. Yun yung nawawala kanina sa Falcon sa AP Bren, yung poke. Oo. Kasi favorite moves nila yan. Daki season 6 pa yan exactly. Poke mo, pag nag-back, pag namula, kill natin. Pag lumapit, kill natin. Pag nag-back, objective tayo. At eto na nga, maagang kayod. Tandaan mo, Chantel, napanood ko yan sa pelikula about sa mga bubuyog. Maagang gumigising mga bubuyog. It's time to pollinate. Eto na, kailangan na nilang mag-pollinate ngayon. Kaya nagsasama na, sama na sila eh. Sabi, gagawa na ng honey. Sabi, naririnig mo yun? Naririnig ko. Ganun pala yun? Oo. At mukhang 8 minutes per, 8 minutes, 8 kills, 1 kill per minute,
yon ang plano ng side ng Falcons AB Bren. Kaya naman, nasa kanila ang kwento. Ayaw nilang marinig ang kanta ni Taylor Swift. Yes. Ayaw namin ang piles. Ayaw namin ng... Blank space. Blank space. Tsaka gusto nila maging magkaibigan. Ito na makakasira. Wala mo ng blank space. Wala mo ng blank space. Tsaka wala mo ng white horse. Oo. Yung maganda dito sa isang farsa, di ba, alam natin na mahina na siya ngayon sa ating metagame. Pero kapag na-survive mo yung first 5 minutes na nakakuha ka na ng Blood Wings na na-update sa ngayon, masakit na yung damage mo at hindi ka na one-shot ng mga typical na mga XP laners dahil dun sa nakukuha mong shield. So, comfortable spot na ngayon si Few. Nandito na siya, kumbaga, nakaraos na siya sa hirap. Pogi-pogi na. Pogi na siya ngayon. Pogi-pogi na ang idol ng mga kids. Kikilig na si IC. Kilig na naman si IC, ang kanyang fiancé. Four kills dito si Sanji. Umaangelo na naman, ha? Oh, para ayun ni Kyle. Hero pa lang. Gusto kuha nila dito. Okay, wait lang. Para si Cartesia makakukuha dito ng bagong. Ay, nag-lord pala. Dahil nandun nakapuesto siya at makababaligtad pa nga yata dito para sa side ng Twim Liquid Echo. Pero sa teamfight, mananalo pa rin ang Falcon Safety Bren. Okay lang daw na nakuha yung lord. Kami naman daw mananalo sa teamfight. Habang si Flap TC nahanap na si JP. Si Sanji din. Nakuha na niya. Apat ang nawala! Falcons AP Bren! Ang nakakuha ng kills even though nakuha ng Team Liquid Echo 1 Lord! Oo. Sumisigaw na naman ang Falcon Hive! Solve na solve ang mga beasts doon sa play ng Falcons AP Bren! Akala natin Luki na kasi na zone out doon si Caltizi pero nakuha nila yung agad yung kill doon kay Benny Cutie na sobrang importante. Isang bagong rule na na-invento kayo sa meta sa first Lord of the game. Mas maganda na makakuha ka ng kills kesa sa Lord. Mas importante yung kills kesa sa Lord. At this point, naka-apat yung Falcon Safety Bren. So, in exchange for that Lord, na apat na kills yung nakuha nila, mas maganda yung effect na sa kanila when it comes to the map economics. So, kumbaga, hero muna. Hero muna. Kill muna. Kill over Lord. Kaya pala nalito din ako kasi si Ogwe nakatayo lang doon tapos yung mga kasama niya ay talagang dumiretso sa teamfight. Kaya naman pala. Oo. So team fight at hero pala ang gusto ngayon ng Falcons AP Bren. Mm-hmm. By the way, 6.3k gold lead para sa kanila. Matindi, 64% din ang win rate. Nagbago na ang panahon ng MLBB Esports. Kabahan na ang dapat kabahan. Uy. Sa MSC. No guard agad. Oo, tinawag na siya. No guard. Pero ito parang no guard. Then ang Team Liquid Echo. Tore dahil lang, masisira lang ang tore doon sa may bandang gitna. Napaganda pagpasok doon. Si Ogwen, masusustain pa rin niya. Damage siya ng Team Liquid Echo. Habang si Flappy G ay masushutdown ni Benny Cutie. Pero arangkada lang para sa Falcon Safety Bren. Wala silang minion wave. Disiplina lang daw muna. Okay na. Dahil nagkapalitan sila ng kill. Okay, hinga. 1-for-1 ang naging exchange. Angelo! Angelo with the poke! 1-for-1 exchange. That's a tank for an XP lane. Hihinga na naman ang dalawang kupunan na to. Maghihintay na naman. Nag-goal na dito ang Falcons AP Bren ng back. At maghihintay ng Lloyd. Buti yung pinakita doon ni Ogwen. Nakapag-stun pa siya ng apat kahit naipit na siya doon ni Cartesi. Kaso nga lang yung Falcons AP Bren, nagbigay sila ng shutdown doon kay Carrie. So, hindi ganun kaganda. Pero kasi sobrang hirap na hirap naman dito. Si Benny Cutie, 400 lang yung kanyang GPM compared kay Super Marco. So, at this point, hindi pa threat kahit naka 3 items ganyan. Kasi may Wind of Nature na incoming para dito kay Super Marco. After the Dragon Spear, ang bilis niya ng pangahabol niya. So, mas madaling pumwesto na rin. Yeah. And yung second lord dito, dahil sa estado ng ating mapa, Manjin and Chantel, mas mahalaga pa rin yung hero kills. Oo. Kill pa rin. Yun ang new rule. Na pwede nyo tandaan sa mga rank games nyo. New rule, 13 minutes in the game. Mag-aabang na naman ang dalawang kupunan. Classic Lord Dance. Parang pupuesto muna at maghahanap pa dito ang mga players kung saan pwede mag-teamfight. Nagsa-scout muna si Kyle TZ. Oo, nagiging pseudo-zoner si Kyle TZ dito. Nakatronsyon na si Pew. Si Benny Cutie, may win chant na rin. Nakamanghatok si Cartesi. Pares pa rin siya ng level kay Kyle kahit sobrang active na ni Kyle. 2-1-8 yun, no? Compare sa kanya na 0-3-3. Si Carlito na yun, level sila. At speaking of, nagkakahanapan ngayon yung mga players. Tinawag na yung Dragon. Mawawala yata si Cartesi pero masasagip niya ang kanyang buhay because of that heavy spin by in-out place na naman para dito sa ating dalawang kupunan. Pero alam ba nila na nandito si Sanji sa may bandang Gedli? Nakita nila yan for sure. Eh, joke, hindi pala! Iti-check. Okay. Face check lang, face check lang. Pero Shadow Strike
at parang nagmala-trip to Jerusalem ang mga manlalaro. Pero nga lang, merong purify si Super Marco. Flicker out para kay Ogo Estrella Madalikon. Mapipigilan si Vlog DC. Si JB makakakuha niyan. Ginamit na rin yung Feathered Airstrike minus one ngayon. Oh, no. Ang Falcon si AP Bren. Oh my G, Sanford with a fatal final sweep pick-off. Mag-level 50 sila para si Cartesi na hiwalay na naman. Okay, oh, throw damage is real. Ang sakit. Sabi natin kanina, objectives daw ang mas importante. Hindi, hero pala. At si Sanford dito, dederecho pa sa kanila. Oh, Super no. Marco Ogwe View. Kaya ba nilang balik na rin ang sitwasyon ngayon? Hindi. Dahil makukuha ng Team Liquid Echo yung Lord. Pero nalaban pa rin si Super Marco. Makakakuha rin sila ng kill. Nagugutom na si Super Marco pero yung Lord ay nasa kamay ng Team Liquid. Again, kailangan natin emphasize ang laking kawalan ni Flap TZ doon na punish siya ni Sanford. Sobrang ganda play mula kay Sanford na eventually nag-lead sa dalawang kills. At si Count TZ, amazingly, retains yung kanyang EXP na parehas sila. At nung nagkaroon na ng laban, ang nag-panic pa yung Falcons AP Brent, parang sila pa yung napilitan na lumaban after mapatay doon si Flap TZ, and they will lose yung lahat ng pinaghirapan nila. Oo, in the early stages. Napunta lahat ng control ngayon sa 15 minutes sa side ng Team Liquid Echo, Sanford. Isa sa mga naging hero sa last few moments ng laban na yon. Confidence eh. For some reason, nagsisplit push doon si Carl TZ as the Akai. Pero at that point naman, hindi na din nagmamatter ngayon. Falcon Saving Bread namang ng kaunti pero nahabol na. When we're looking at the items, may Wind of Nature na rin itong si JP. So, si Benny Cutie, I mean, hindi na ganun kadaling talunan. Kasi lahat halos dito ng damage ng Falcon Safety Brand is going to be physical. As long as make sure niya na hindi siya tinatamaan ni Q, he's okay. At nakita natin real-time win rate, mas mataas pa rin sa Falcon Safety Brand. Kailangan lang nilang ingatan yung mga overextended team fights. Tignan natin kasi, oh, yan na! Hindi daw kailangan yata ng overextended team wipes dahil ipipilit pala na Team Liquid Echo. Dalawa ang nakuha at meron pang dragon. Nakuha na rin yung tore sa gitna. Wala si Super Marco. Wala yung gold laner. Wala yung damage ng Falcons AP Bren. Echo! Team Liquid Echo, nagko-call na naman ang end of all! Napakandang final slash na naman para kay Sanford. Tatlo at medyo natataranta dito ang Falcons AP Bren. May Minion Wave dito na papasok para sa Falcons AP Bren. Ginamit na rin dito ang Despair Stomp ni JP. Aatras muna sila, hindi. Itutuloy pa rin nila pero mabubuhay na ibang mga players dito ng Falcons AP Bren. Ang mga Hive, ang mga Beast ay makakahinga muna. Susugod ba ang mga bubuyog daw? Susugod ba ang mga bubuyog? Hindi. Magbabak lang muna. Team Liquid Echo, akala natin yun na. Pero nabuhay si Marco, nabuhay din si Flap. Pagda-defy nila dito yung Falcon Safety Bread, doon sila nangyayari. And si Carl TZ, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na ang Dayang Goat. Walang pakialam sa anghang at sa asim. Alala mo yung sinabi ni Carl TZ last season, nagka-problema lang talaga kami, pero babawi kami. At mukhang malapit na siyang makabawi ngayon. Talagang nakuha na nila yung timpla. Nahanap na nila yung tamang pagbawi. Pero pwede ding ulit kabigin ng Falcons AP Bren. Eto na naman tayo. Nakita na naman tayo. Welcome to the Filipino Lord Dance nga pala. Mukhang magiging matagal itong pagsayaw ng ating dalawang koponan. Namang yung Falcons dun sa may bottom lane, sa top, even lang. Yung mid, hindi masyadong problema kahit walang inhibitor yung Falcon AP Bren. Pero hero pa rin. At Sanji, eto na naman. Nakapwesto na naman siya. And you have to watch out for Sanford as well. Magpapakita nga lang siya sa mid. So, makakampate ng kaunti yung Falcon Safety Brand. The Sanji angle. Super Marco. Siya yung nagpapakita sa Lord. Oo. Tsaka, nagiging matabang. Tingnan natin. Nagkakitaan na. Nagkakaamuyan. Kaya nagamit yung Goat Seal. Hero daw muna. Meron Petrify. Pero Card DC ginamit dito. Yung kanyang Heavy Spin. Si Pew nakatutok lang. Naginamit dito yung Feathered Airstrike. May iwan si Kyle DC. Nadamay pa doon sa Final Slash. Kaya naman si 4D ang makakakuha ng double kill. Marco! Marco! Pa, nagkakatapatan na. At tuloy-tuloy ngayon Marco! Ang pressure na ibinibigay. Pero sabi ni Super Marco, hindi pa tapos! Pero tatapusin na ni Sanji. Meron pa siya Minion Wave. I think this is endable. Endable ba to? Pag nasa gitna yung minion wave, tapos 20 seconds. It's over. Sanji, tatapusin niya ito mag-isa. Dala
last man standing. Tatanggi niya yung Torre. Ito na yata, kayang-kaya. At makikita natin ngayon na sa magtatapos ng storya ng pinakamalakas. Isa lang ang mananatiling matikas at nasa taas. Team Liquid Echo, ang kampiyon ng MPL Philippines Season 13. Muling nanumbalik